Magandang araw mga kaibigan. So ito ngayon yung ating bagong motor, ang NMAX B2.1. So bali ang araw na to, nilagyan ko siya ng fender extension sa unahan, tsaka sa likod naman ay tire hugger. So kung makikita nyo dito sa anong to, pinakikita ko lang yung itsura ng NMAX ko. So yan, naka camera seat na rin siya. So ito, makikita nyo dito yung tire hugger na nilagay ko. So ito yung wala pa akong binabago sa kanya kasi ito yung mismong tsura niya. So pangit itong tire hugger na to kasi yung pinaka bakal niya hindi kasya. So kinustomize ko pa siya yung pinaka nakakabit dun sa may CVT. So may CVT cover at saka air filter. Hindi siya sakto. So pangit yung mumurahin na tire hugger sa Shopee. Pero hindi ko na lang binalik kasi kinustomize ko na lang siya. So nilagyan ko din nga pala siya ng cover ng radiator, yung DS4 na acrylic. Mura din lang siya, 40 pesos lang ata yung bili ko sa kanya. So yan, yung makikita nyo yung itsura ng aking NMAX siya ay yung matte gray na NMAX. So yan, makikita nyo yung itsura niya. So nilagyan ko rin siya ng front fender extension para sa mga putik. So you can see, mabata pa tong NMAX na to. So 2.1 pa lang yung kanyang odometer. So matagal na stock. So 2 years na to sa bahay pero naka-stock lang. So walang gumagamit. Binili ko na lang sa airpot ko. Sa tatay ko talaga to. Tapos yung luma ko, yung Honda Beat, yun yung pinagbenta ko. So ito nga guys, pinakita ko sa inyo ngayon. Inano ko na siya, kinustomize ko siya kasi may napanood ako sa YouTube din na sumasabit daw siya, sumasayad dun sa pinaka ibabaw. Kaya ginawa ko, kinustomize ko, binitas ako kaya ng bago dito. Yung makikita nyo yung dalo yung original. Ito naman, pinutol ko siya ng nipper tsaka yung itaas, pinutulang ko din para lang siya lumubog. Kumbaga, umadjust pa ilalim. Kaya makikita nyo, mas dikit siya ng konti at naging 3 fingers na yung kanyang pagitan. Nung una kasi 2 fingers lang. So yan, mukhang malinis na. Hinugasan ko na rin pala tong NMAX na to. Or kinarwash ko siya. Para testingin ko siya mamaya. Kung hindi natatalsik doon. So makikita nyo yan. Yung acrylic na DS4. Inulit ko yan ay 40 pesos lang sa Shopee. Yan. So yan, makikita nyo yung putik niya. Oh. Sobrang putik ng ibabaw. Hindi ko pa pala ito nahugasan. Pero mamaya hugasan ko siya. And then, susubukan ko siya mamaya kapag okay na. So, madali lang naman siya ikabit. Mura din lang siya sa Shopee. Nasa 70 pesos lang naman yung extension ng front fender. Yan. Pakita ko lang sa inyo yung itsura niya kapag naka-side view. Subukan natin itong motor. Tingnan natin yung kung magkakaroon pa ng mga putik or mga bato-bato yung iniiwas ang mga parts ng motor. So yan, nakabalik na ako guys. So tingnan natin yung likod kung ano nangyari. So yan, makikita nyo malinis na siya. Ang putik lang yan dun na lang talaga sa taas. Wala na masyado dito sa parting may sa makina. So yun lang naman ang piniprevent ko. So far, sa ginawa ko, hindi naman siya sumasayad. Tinestingin ko na rin siyang angkasan ng angkas ko kasi ang asawa ko, may hinatid ko siya. And then, hindi naman siya masyado lumalapat. So yan. Tapos itong sa harap, pakita ko din sa inyo. Yan, sa kabila muna, pakita ko sa inyo. Medyo malinis-linis na kisa ko kumpara nung wala pa siya. Medyo okay. Nilagyan ko na rin pala siya ng cover ng shock kasi nga nagpuputik eh. So yan, makikita nyo malinis-linis na. Hindi ko lang siya nalinis na karawash ng ayos pero yan, pinakita ko sa inyo. Yung dati, ang pagkakaputik niyan, sobrang putik. Pati yung susian, yung cover ng susian, talagang ang pagkakaputik. So yan, medyo malinis-linis na siya.
Yan, itong part na to, yan, hindi yan dati malinis, sobrang putik din yan. So yan na lang nagiging maputik ngayon, yung part na yan. And then to, so makikita natin ang moment of truth ng likod. So yan, makikita nyo yung nagpalaki ng pagbabago. So hindi na siya nagpuputik sa bandang itaas, ilalim na lang. Yan, hindi na siya naabot. Ito naman, nung hinugasan ko, hindi ko naman siya kinarosh yung todo. Tinesting ko lang tanggalin yun sa my part. Ngayon, yan yung mga dati pang putik, dati pa siyang gabok or mga talamsik. Yan ang iniiwasan ko magkaroon. So, dilinisin ko siya ulit sa next time. So, yan, makikita nyo dito yung improvement. Salamat sa panonood, guys.